niyaya ka pang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Nanunumbalik sa iyong pag-ingat, inadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Good day po sa ating lahat at welcome po sa ating Dawn Prayer Covenant. At bago tayo magsimula ay ating pong basahin ang ating scripture po ngayon pong umaga. Ang scripture po natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Psalms chapter 95 verse 8 to 11. At babasahin ko po ito sa NIV version. At ito po ang nakasulat. Do not harden your heart as you did at Meribah, as you did that day at Massah in the wilderness where your ancestor tested me. They tried me though they had seen what I did. For 40 years I was angry with that generation. I said, there are a people whose heart go astray and they have not known my ways. So I declare an oath in my anger, they shall never enter my rest. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Papasalamat kami sa mga biyayang natanggap po namin na siksik, liglig at umaapaw. Naway kayo po manguna sa aming devotion po ngayong umaga at naway patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, sa pundalangin po namin, amen at amen. Lahat naman po tayo ay napagsabihan na po ng ating mga magulang. Hindi lang po ng ating mga magulang, kundi ang ating mga kapatid, lalo na po sina ate at kuya, tito at tita, ninong at ninang, or madalas sa trabaho, mga co-workers natin, or ang ating mga boss, di ba, or ang ating mga manager, ay binibigyan tayo ng mga payo or mga insight na kung ano ang kailangan nating gawin. Ganun din po sa loob din po ng eskwelahan, napagsasabihan din tayo ng ating grow na lalo na mag-aral ka para sa iyong kinabukasan or para tumaas ang inyong marka sa exam or sa or ang inyong grade. Pero sa mga payo po nila or sa mga insight po nila, madalas ay hindi po natin sinusunod ang kanilang mga payo. Kasi madalas ay tayo po ay pinapangunahan po ng ating sarili or pinapangunahan tayo ng my own way, di ba? I have my own way to do this and to do that. At madalas po sa my own way po natin, madalas ay tayo po ay pumapalpak.
Pero sabi nga po nila, sabi nga po doon, we still have to test, okay, we still have to test the voice that we hear and take time to discern whether what we are sensing is God's voice or something other voice, the internalized voice of our parent, peers, for instance, or the voice of our own subconscious speaking its deep longings and fear. It gets even more complicated when we remember that God can speak, di ba? God can speak to us through these other voices as well. Yan. Madalas po kasi, through the voice of truth ng ating Panginoon, ginagamit po ng ating Panginoon ang mga ibang tao para mangusap po sa ating buhay. Madalas ay hindi po natin kasi napapakinggan. Kaya we need to ask guidance or we need to ask insight for other people. Madalas kasi kapag humihingi ka ng payo, isa lang eh. Dapat kapag hingi po kayo ng payo sa iyong magulang, hingin mo din ng payo sa iyong tito or sa mga tita or even sa ating mga pastor. Lalo na po, sa ating buhay, madaming mga challenges, madaming struggles, madaming decision making sa ating buhay. Di po ba? And madalas kasi sa mga decision making po natin, ay madalas pumapalpak. Kaya we need to ask guidance for our through the Lord, di ba? So we have to ask ourselves whether the voice that we hear are leading us, di ba? Leading us to love, compassion, self-acceptance, and joy, or whether they are drawing us into a negative thoughts and feelings when I pay attention to Jesus Christ, di ba? Though He sometimes has harsh things to say, His words typically lead to abundant life, greater joy, and genuine community. Madalas po kasi kapag hinarap po natin ang katotohanan, lalo na po yung voice of truth, minsan nasasaktan tayo. But we need to accept the pain. Kasi through that pain, there is a lesson in everything po. Tayo po ay manalangin na aming Diyos na mga Panginoon sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita, Panginoon, at naway kayo po ang gumabay sa amin sa pang-araw-araw. Lalo na po madaming mga boses, Panginoon, na hindi dapat po namin marinig or madalas itong mga boses na ito ay ikapapahamak pa po namin. That's why we ask for your guidance, we ask for your insight, Panginoon, lalo na po sa wisdom na ipagkakaloob niyo po sa amin. Naway magamit po namin ito sa aming buhay, Panginoon, at magamit po namin motivation, Panginoon, sa pang-araw-araw po namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pagkukulang at naway kayo po ang manguna, pumaligid na sa aming buhay. Sa Payasus, tapot sa modalangay po namin. Amen at amen. Muli po namin ipinapaabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa tuwing umagang kay ganda na salita ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, alam ko marami tayong pinagdadaanan. Hindi lamang kami, hindi lamang ako. Tayong lahat ay may pinagdadaanan sa lipunan na ating kinagagalawan. Lalo kayong merong mga karamdaman. Kaya, kapatid, itong panalangin ito ay inaanyayahan kita. Samahan mo ako sa diwa ng panalangin at iparating natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo'y sumandaling manalangin. O banal naming Diyos na makapangyarihan, kami ay nagpupuri, kami ay nagpapasalamat at dinadakila namin ang iyong anak na si Hesukristo na nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Mula sa pagbangon namin sa aming mga higaan, nainingatan niyo kami, sinubaybayan niyo kami, binigyan niyo kami ng isang napakagandang gabi ng aming pagpapahinga at pinagsama-sama mo kami sa mga salita na narinig namin at maging itong panalangin ito upang maiparating namin sa inyo, O Diyos, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Pero hayan mo, napurihin, pasalamatan ka namin at dakilain ka namin sapagkat ikaw ang unang nagbigay sa amin ng mga biyaya na kailangan namin sa aming mga buhay. Kaya nga, O Diyos, sa maghapong ito, aming ipinagtatagubilin na muli nyo kaming samahan, muli nyo kaming ingatan, muli nyo kaming patnubayan at ipagkaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan. Naalala namin, O Diyos, ang mga kapatid namin na dumadaan sa mga mabibigat na mga pagsubok, hindi lamang dito sa aming bayan, maging sila na nasa iba't ibang mga lupalop ng mundo. Yung mga kapatid namin, O Diyos, na hanggang ngayon ay nagre-recover pa rin sa Syria at sa Turkey, at maging yung aming mga kababayan na naiipit sa labanan sa Ukraine at Russia at sa iba't iba pang mga bansa na merong mga kaguluhan. Itong panalangin ito ay nakalaan sa kanila at sa aming lahat. Patuloy na ingatan at subaybayan nyo kami
kami at patuloy na bigyan niyo kami ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ngunit ang aming kahilingan, O Diyos na pinakadakila, patuloy mong igawad sa amin ang pagpapala na kailangan namin, ang inyong mga salita, para ito ang magbigay daan sa amin. Na anuman ang mga pinagdadaanan namin, meron namang kaming Panginoong Diyos na magbibigay sa amin ng patuloy na patnubay at mga salita na nagbibigay kaaliwan sa gitna man ng iba't ibang mga karanasan ng aming buhay. Ingatan niyo kami sa buong maghapong ito at maranasan namin ang bendisyon mula sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.